Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ilagay mo ito sa bigas ngayong May 8, New Moon. Siguradong sunod-sunod na swerte at pera ang darating sa'yo. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay nais ko lamang pong ipaalam na nahulog ko na ang mga giveaway. Registered mail po ito. Sa sandaling matanggap po ninyo ay pakicomment na lamang. Mayroon pa akong natitira na ilang piraso ng giveaway kaya't patuloy pa din akong mamimili sa mga masisipag na mag-comment, mag-share at mag-like na mga video upload ng Gio and Gwen Luck and Money Channel. Tulad ng nasabi ko na, kapag naubos na po ang mga giveaway ay magbibigay naman ako buwan-buwan ng 500 GCash sa limang masusugid na tagapanood at tagapakinig. Ang gagawin po lamang upang makasali ay mag-subscribe, palaging manood, mag-comment, mag-like at mag-share sa mga video na aking ina-upload. At pakipindot na din po ang bell button upang updated kayo sa mga bagong video upload. At sa dulo naman po ng video na ito ay ang shoutout. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. At pasensya na po kung na-delay ang paghuhulog ko ng mga giveaway. Kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual ng mga pampaswerte, higit sa lahat sa kapangyarihan ng buwan at ang araw, at nagnanais ka na umangatang iyong buhay, tuluyang yumaman, at matupad ang iyong mga pangarap, ay narito ang maaari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-manifest at i-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay mababago na ng tuluyan. Maaari niyo itong gawin sa gabi ng New Moon ngayong May 8 upang maakit ang pera at swerte sa inyong buhay. Kailangan po lamang na bago niyo ito simulan ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual ay magkakaroon ng katuparan. Ang New Moon o bagong buwan ay isang mahalagang bahagi ng cycle ng buwan kung saan ang buwan ay hindi gaanong nakikita sa kalangitan. Sa paggawa ng ritual, ang New Moon ay madalas na itinuturing na panahon ng pagre-reset, pagpapalakas, at paglulunsad ng mga bagong layunin o intention. Ito ay isang panahon ng pagbabalak kung saan maaari mong isaalang-alang ang iyong mga hangarin, pangarap at layunin sa buhay. Maaari ka mag-reflect sa iyong mga nais na makamit at magplano para sa paraan upang makamit ang mga ito. Ang New Moon din ay isang mahusay na oras upang isagawa ang mga ritual na nauugnay sa pagpapalakas, pagpapakita ng pasasalamat o pagtanggap ng mga bagong enerhiya at oportunidad. Ito ay isang oras ng pagtanggap ng bagong enerhiya at paglulunsad ng mga bagong pangarap. Sa pamamagitan ng paggawa ng ritual sa New Moon, maaari mong paigtingin ang iyong mga layunin at layuning maging mas positibo at makabuluhan ang iyong buhay. Sa ritual o pampaswerte na ito na maaari niyong gawin sa panahon ng New Moon ngayong May 8, ay mangangailangan lamang po tayo ng isang babasaging tasa at lagyan ito ng katamtamang dami ng bigas. Dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganaan, kaginhawaan at kasiyahan. Ito ay nagdadala ng kahulugan na mayroong sapat na pagkain at yaman sa tahanan. Ito rin ay maaring gamitin sa mga ritual na naglalayong magdala ng kaligayahan at kaginhawaan sa isang tao at sa pamilya. Pagkatapos na malagyan ng bigas ang tasa, ay tusukan ito ng 3 piraso ng malinis na barya na kahit na anong halaga. Maaari niyong linisan ang mga barya sa pamamagitan ng
paghuhugas ng tubig na mayroong asin at pabayaan itong matuyo ng hangin at huwag pupunasan ang mga barya ng kahit na anong klase ng pamunas. Ang mga barya ay itinuturing na simbolo ng swerte at kasaganaan. Ang mga barya ay maaring magdala ng swerte at ng positibong enerhiya bilang simbolo ng kayamanan. Ito rin ay maaring magrepresenta ng kasaganaan, kayamanan at kaginhawaan. Sa ritual, ito ay maaring gamitin upang simbolikong kumatawan sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapalakas ng kabuhayan. Sunod na ilagay ay ang isang piraso ng buo at walang sira na dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay matagal nang kilala bilang simbolo ng tagumpay, karangalan at papuri. Sa paggamit nito sa ritual, maaring magsimbolo ito ng pagtatagumpay, pag-asa at positibong enerhiya. Ito ay maaring gamitin upang hilingin ang tagumpay at pagpapala sa mga layunin at mga gawain. Kapag nailagay na ang mga sangkap, ay pumunta kayo sa labas ng bahay kung saan ito ay masisinaga ng enerhiya ng buwan. O kaya naman ay sa bintana kung umuulan, dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng mga ulap. Hawakan ng tasa na mayroong mga sangkap at manalangin ng kahilingan at pasasalamat habang nakatingin sa buwan o sa kalangitan. Maaari nyo ding pakinggan ang panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. Makapangyarihang Diyos at buwan, pagpalain mo ang bigas at barya na ito upang ito ay dumami ng walang hanggan. Ako'y nagpapasalamat sa mga biyayang dala mo sa akin. Hinihiling ko ang iyong gabay at suporta para sa susunod na mga buwan. Tulungan mo akong makamtan ang aking mga layunin at bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay. Panginoon, ipahintulot mo sa bigas na maging simbolo ng pag-unlad at kaganapan sa aming buhay. Naway magdala ito ng sapat na sustansya at pagkakakitaan upang maging sagana ang aming pamumuhay at mapalago ang aming kabuhayan. Ganun din, ipahintulot mo sa barya na maging simbolo ng paglago at tagumpay sa aming mga pangarap. Naway magdulot ito ng kasaganaan at katiwasayan sa aming mga buhay at magbukas ng mga pintuan ng oportunidad at pag-asenso. Sa tulong ng dahon ng laurel, ipanalangin namin ang proteksyon at tagumpay sa aming mga layunin. Naway maging instrumento ito ng kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Hinahangad namin ang tagumpay at kasaganaan sa aming mga buhay sa harap ng buwan. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa at liwanag sa aking buhay. Maraming salamat. Amen. Ito ay isang simpleng panalangin na nagpapahiwatig ng paghingi ng patnubay at biyaya mula sa Diyos sa pagsasagawa mo ng ritual sa panahon ng New Moon. Maaari mong baguhin ang panalangin na ito ayon sa iyong paniniwala, pangangailangan at pananampalataya. Pagkatapos mong humiling at manalangin, ay pabayaan lamang ito sa labas ng bahay upang ito ay masinaga ng enerhiya ng buwan. At makalipas ang isang oras ay kunin ito at ilagay ito sa inyong pintuan sa loob ng bahay. Pabayaan ito doon sa loob ng isang buwan at makalipas ang isang buwan ay linisan ang bigas sa pamamagitan ng pagtatanggal ng alikabok nito at huwag babasain. Sunugin ang dahon ng laurel at pabayaang liparin ng hangin ang mga abo nito. At ang mga barya naman ay maaaring itago o kaya naman ay muling gamitin ang bigas at ang barya sa susunod na paggawa mo ng ritual. Maaari mo ding ibigay ang barya sa higit na nangangailangan upang ito ay dumoble ng higit pa
sa iyong inaasahan. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi, ayang siyang mangyayari. Kaya't nakabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kasaganaan at kayamanan ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Hello and shout out po kay Angelita Umongos, OFW of Brunei, from Limay, Bataan. Hello din po kay Arlene Almohera at ang family Dumantay of Malasiki, Pangasinan. Elizabeth Garcia Miranda, Madonat, Teresita De Leon, Karenina Sionson, Elise Cid Serok, Lorraine 148, Arnold Dungaingay, Leonie Kaimoy, Roxanne Borlagdan, Mabel Masyon, Mama 616, Luis Bijen, Sheila De La Cruz, Teresa Libosta, Buboy Mendoza, Elmer Nalugon, Josefina Salvador, Albert Orara, Lorena Rambakov, Gina Rose Hagio of Lebanon, Mayet Donaire, Leonila Topacio, Rizel Oclarit, Carmi Gamboa, Lelin Sanchez, Gina Intia, Consuelo de la Peña, Maylin Javier, Alicia Cinco, Maria Seni Inguit, Ronnie Aguilar, Mario Cesar, Lorena Contapay, Mila Mirasol, Flori Benamer, Elena Villanueva, Florita Edaga, Shirley Camorin, Ami Lumen, Daisy Ledsi, Jocelyn Carlos, Gloria Parema, Maria Pay Aragona, Wilma Aguirre, Ryan Cabangon, Anastasia Dosdos, Eusebio Saberola, Hermine Hilda Maldo, Julieta Baingan, Cherry Takizawa, Mini Lagahi, Cecilia Capulong, Zonas Chanel, Maribel Yamelo, Juana Pabustan, Teodorica Sedonio, Samantha Eagle, Estela Lachica, Josky 4365, Victoria Teodoro, Jenna Tuyor, Elizabeth Rios, at Sally Malabanan. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ingat po kayong lahat at be positive, stay healthy, and be happy.